gamit tayo ng green car paste. So instead na tubig, ilalagay ako ng coconut water. So, maglalagay ako ng talong tsaka broccoli kasi yan ang gusto nilang gulay na ilalagay sa green curry. Ayan. Inabad ko siya sa tubig na may asin. Ayan ko lang muna siya. Ilagay na natin ang ating gulay, talong. Kasi yung beef slice is ano lang siya. Madali lang siyang maluto, kaya mamaya ko na siya ilalagay. Yan na po natin maluto ang ating gulay. Hello guys, baka magtataka kayo kung bakit huli kong ilalagay yung ating beef. Kasi dito kasi, lalo na pag Australian beef po, pag the more kasi na nilalaga mo siya, lalong tumitigas yung baka. Hindi katulad sa atin na the more na nilalaga natin yung baka, the more na lumalambot po. Dito po, iba. Kaya ilalagay ko siya ng last kasi malambot na yung baka dito. Kaya yan po. Kayaan ko lang munang mahakpok yung ating gulay, saka po ilalagay ang ating beef. Ayan. Ngayon po, ilalagay na po natin ang ating beef. Haluin muna natin yung ating gulay. Saan po natin kumulo. Tapos, saka ko po ilalagay yung ating tatang-tatang. Ngayon naman, maglalagay tayo ng ating kakang-gatag. Gusto nila yung may sabaw kasi sinasawsaw nila yan dito yung baguette. Yung tinapay po. So, hayaan lang po natin siya kumulo. Luto na po ang ating green curry. Yan guys. Success na naman tayo sa ating green curry. Ating beef green curry tsaka baguette for dinner.